ba na ang unang bayani ng Pilipinas na si Lapu-Lapu ay Muslim o isang pagano? Dahil mismo ang ating Pangulo ay nagsasabing Muslim si Lapu-Lapu. O wala nang katapusan itong gulo na ito. Alam ko na ang paghinakit, teritorial yan eh. Nauna kayo dito kasi ang Islam nauna. Pero ang dala ng reliyong Islam, reliyon lang. Itong mga Espanyol, nagdala ng gobyerno, nagdala ng reliyon. E ano kasalanan na tatay ko? Pinagpapatay naman nila yung mga lolo ko. Bakit? Pagdating ba dito, sabi na lahat ng tao, sige Kristiyano, ang pumatay kay Magellan, si Lapu-Lapu, tausog yun. Kita mo yung headgear niya? No, yung mga headgear, yung mga drawing ni Lapu-Lapu, kita mo may... Bakit nawala? Eh di pinagpapatay sila. Pero after that, Lapu-Lapu may masakir. Tanungin mo yung mga historia ng pare. Pag hindi ka nagsimba noon, flogging, paluin ka dyan sa plaza, hubaran ka. 20 lashes. At ang iba naman ay nagsasabing pagano si Lapu-Lapu na sumasamba sa mga anito. Gaano ba ito katotoo? Ngayon, dumako tayo sa Mindanao. Ang Mindanao ba ay pagmamay-ari ng mga Muslim? Isang malaking kalokohan, ano? Paano nga ba naman ito nangyari? Yan ang ating tatalakayin sa ngayon. At kung bago ka nga sa ating channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating kwento. Marahil ang karamihan sa ating mga Pilipino ay hindi pa alam ang kasaysayan ng Mindanao. Dahil sa matagal nang natabunan ang mga pangyayaring ito. At sino nga ba si Mindanao? At bakit Mindanao ang pangalan ng haring ito? Si Sultan Sri Mindanao ay naging hari noong taong 1412 hanggang sa loob ng 1473 ng tribong Maguinda at ng Mara. At dahil gusto ni Sultan Sri Mindanao ipahiwatig ang simbolo ng kanyang kaharian na kung tawagin ay tribong Maguinda, ay ginawa niyang Maguindanao. At ang tribong Mara naman ay ginawa naman niyang Maranao. At noong namatay na si Sultan Sri Mindanao, ay ipinangalan niya ang kanyang kaharian sa kanyang anak na si Sharif Abubakar Zain na naging sultan sa lugar ng Mindanao sa loob ng 1473 hanggang sa loob ng 1520. At alam niyo bang si Sri Mindanao ay lolo ni Sharif Ali Kabungsuan na kung saan ito ay ang sultan ng Maguindanao na pumalit sa kanyang ama sa loob ng 1520 hanggang sa loob ng 1543. Dahil ang ama ni Sharif Ali Kabungsuan ay si Sharif Abubakar Zain Ul Abidin. At siya din ay tito ng Sultanate of Sulu na si Sultan Sharif Ul Hashim. At ang kanyang ama ay si Sultan Betatar ng Taif Arabia na kapatid ni Sharif Abubakar Zain Ul Abidin. At ang pagkamatay ni Sharif Kabungsuan ay 5 sultan pa ang naging hari sa loob ng Mindanao bago pa naging hari si Sultan Kudarat ng Maguindanao, na alam naman natin na si Sultan Kudarat ay isang magiting bayani ng Pilipinas na lumaban sa mga dayuhang Kastila. At si Sultan Kudarat ang pumalit kay Sultan Laut Buwisan mula taon 1597 hanggang sa loob ng 1619. Ngayon, ang kaharian ng Maguindanao at Maranao ay lalong pinalakas at pinatatag ni Sultan Kudarat sa loob ng 1619 hanggang sa loob ng 1671. At usap-usapan din na ang hari na si Sultan Kudarat ay nagmula sa tribong Iranun na kung saan may pagkapareho ang salita ng mga Iranun sa Maranao at sa Maguindanao. Ngayon, dahil si Sultan Kudarat ay hindi mahuli-huli ng mga Kastila, nakipagkasundo ang mga Kastila kay Sultan Kudarat na makipag-usap para sa kapayapaan ng lugar sa Mindanao. At sa madaling sabi, pumayag si Sultan Kudarat na makipagkasundo sa mga dayuhang Kastila. At nagbigay ng kondisyon si Sultan Kudarat sa mga Kastila. At inutusan niya
ang mga ito na ipangalan kay Sri Mindanao ang lugar na kanilang nasasakupan. At ito nga ay nakilala sa tawag na Mindanao. At pagtapos ng kasunduang ito ay tinraidor sila ng mga Kastila at pinagbabaril ang kanyang mga kasamahan. At sa madaling salita, nakatakas si Sultan Kudarat sa pangyayaring ito, bagay na kinagalit ng pinunong Muslim na si Sultan Kudarat ang ginawa ng mga Kastila sa kanila. Ngayon, pagkatapos niya ulit bumuo ng lakas at tauhan, sinalakay lahat ni Sultan Kudarat ang kampo ng Kastila sa loob ng Mindanao, bagay na napilitang lisanin ng mga Kastila ang lugar ng Mindanao at umatras ang mga dayuhang Kastila sa lugar ng Visayas at ng Luzon. At ang pangalan ng lugar ng Mindanao ay hindi na napalitan ng mga Kastila dahil hindi na bumalik ang mga Kastila sa lugar ng Mindanao. At sa paglipas ng mahabang panahon, si Sultan Kudarat ay namatay sa sakit. Kinilala siyang isang magiting na bayani ng Pilipinas. At sa katunayan, ipinangalan kay Sultan Kudarat ang isang lungsod sa Maguindanao. At sa lugar ng Cotabato ay may makikitang rebulto ni Sultan Kudarat upang makilala sa susunod na henerasyon. At ito ay itinayo para sa isang pagbibigay-pugay kay Sultan Kudarat dahil malaki ang papel ni Sultan Kudarat sa kasaysayan ng Pilipinas. Katulad din ni Dato Caliph Pulaka o mas kilalang Lapu-Lapu na isang magiting na bayaning Muslim ng ating bansa. Kaya ikaw na nakikinig, ano ang masasabi mo? Totoo ba o hindi totoo?